So ayan, magandang araw mga katinabal. Ngayong araw na to may bagong video na naman akong ituturo sa inyo and sana may matutunan na naman kayo dito. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat mga tutorial ko. And ngayong araw na to ituturo ko sa inyo kung paano mag-loan sa virtual pag-ibig online. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa search engine na ginagamit natin sa akin Google Chrome, kaya i-click lang natin yan. Then after that, mapupunta tayo dito, i-type lang po natin ang Pag-ibig website. Then after that, may lalabas na Pag-ibig Fund. Ito po yun, then i-click lang natin yan. Then after that, mapupunta na tayo sa website ni Pag-ibig. So hanapin lang natin ang e-services, then i-click lang natin ang Virtual Pag-ibig for Members. Then after that, may lalabas na data privacy. I-check lang po natin ang I have read about the data privacy. Then after that, i-click natin ang proceed. So after that, mapupunta na tayo sa website ni Virtual Pag-ibig. At dahil nga mag-a-apply tayo ng loan, i-click lang natin ang apply for and manage loans. Then after that, mapupunta na tayo dito sa mga kailangan natin para makapag-proceed tayo sa ating loan application. So unang kailangan po natin para makapag-loan sa Pag-ibig is yung loan application form. Pero kung wala pa kayo niyan, i-click nyo lang po ang click here to download a loan application form. Yung kulay blue po dyan. So mapupunta po tayo dito, then hanapin lang natin ang multi-purpose loan application form or yung MPLEF. So ito na po yun, then para ma-download po yan, i-click nyo yung PDF na logo dyan. Then after that, may lalabas na ganito, download file. Pero sa akin na download ko na, kaya download file again. Then i-click nyo lang po dito sa baba na download or download again. So after nyo ma-download, lalabas na po yung multi-purpose loan application form ng Pag-ibig. So dalawa po yan, ito yung harap, tapos ito naman yung likod. So kung maglo-loan kayo, dapat napaprint nyo na to, then na-fill upan nyo na lahat. Ang mga dapat lang fill upan dito is yung mga personal na information ninyo na kailangan ni Pag-ibig. Then kailangan nyo rin ng dalawang witness para pumirma dyan sa form ng Pag-ibig. Pwede po mga kaibigan ninyo kasama sa trabaho or mga relatives ninyo. Pwede po yon. Then make sure na pirmahan nyo lahat ng mga dapat nyong pirmahan dyan. Then dito sa likod, hindi nyo na kailangan fill upan yan kasi yung employer na ninyo mismo yung mag-fill up niyan. So after nyo ma-fill upan lahat yan, pwede nyong ipadala yan sa employer ninyo para ma-fill upan din nila, then ma-pirmahan nila, pagkatapos ibabalik sa inyo. Kasi hindi pwedeng mag-apply ng Pag-ibig pag walang pirma ng employer ninyo. Dapat may pirma talaga ng employer. So pangalawa sa mga kailangan ni Pag-ibig sa pag-a-apply ng multi-purpose loan is yung valid ID. So maghanda na kayo ng isang valid ID dyan, tapos picturean nyo na. Then ihandaan nyo na po yung cash card ninyo or yung loyalty card plus. Yung pwede yung Asia United Bank or yung EUB, Union Bank of the Philippines or yung Land Bank LBP or yung sa Coconut Planters Bank or UCBP. Dapat meron na kayo niyan bago kayo mag-proceed sa multi-purpose loan ng Pag-ibig. Then pang-apat na kailangan ni Pag-ibig sa pag-a-apply ng multi-purpose loan is yung selfie photo. Dapat may picture kayo ng ID ninyo at yung cash card na hawak ninyo yan hanggang dibdib lang po. Then make sure klaro yung ID ninyo at yung cash card ninyo. And make sure po makikita yung mukha ninyo at yung mata ninyo na hindi natatakpan ng ID. So advice lang po, huwag nyo nang lagyan ng flash yung picture ninyo kasi minsan nagre-reflect sa ID ninyo. And yun pa yung dahilan para hindi masyadong maklaro yung mga details ng ID ninyo sa picture. So kung meron na kayo nung apat, yung multi-purpose loan form na may pirma na ng employer ninyo, yung isang valid ID, yung cash card at yung selfie photo na hawak yung valid ID at yung cash card ninyo. So click nyo na po ang
proceed. Then after that, mapupunta na tayo dito sa pagbabalidate ng ating Pag-IBIG account. So unang gagawin natin, i-click lang po natin ang loan type. And then dito, makikita nyo kung ilang taon nyo gustong bayaran yung loan ninyo at kung anong type ng loan yung a-applyan ninyo. Pero sa akin, multi-purpose loan and 2 years lang, kaya i-click natin yan. Then dito, i-type lang natin ang Pag-IBIG number natin. Then after nating ma-type, i-click lang natin ang validate your MID number. Then after that, i-double check nyo na lang kung tama yung pangalan ninyo, pangalan at address ng employer ninyo. And dito sa cellphone number, make sure tama yan kasi magsasend sila ng OTP dyan. And yung email address, make sure tama din po yan kasi mag-i-email din sila dyan. Then kung okay naman lahat, i-click nyo lang po ang next. Then after that, may makikita tayong ganito na nag-send daw sila ng OTP sa cellphone number na nilagay natin. I-click lang po natin ang okay. Then after that, may makikita tayong data privacy. I-click lang po natin ang box para machikan. Then pagkatapos, i-click natin ang proceed. Then after that, mapupunta tayo sa paglalagay ng one-time pin na galing kay Pag-IBIG. Punta lang po tayo sa text ni Pag-IBIG. Then hanapin natin yung one-time pin na binigay niya. Then ilagay natin dito. So pagkatapos nyo ma-type, i-click nyo po ang proceed. Then after that, mapupunta na tayo sa pag-select ng cash card na gagamitin natin. I-click lang po natin ang select cash card. And then dito, pumili lang kayo kung anong bankong meron kayo. Asia United Bank ba? Union Bank of the Philippines, Land Bank of the Philippines, or United Coco Planters Bank ba? Kagaya ng Loyalty Card Plus ko is nakalink po siya sa Asia United Bank or yung tinatawag nila na EUB. So i-click ko lang po yan. Hanapin nyo lang po yung cash card number ninyo. Minsan nasa harap yan or nasa likod. Pero dalawang number yung nandyan, yung Pag-IBIG number ninyo at yung cash card number. So piliin nyo po yung cash card number ninyo. Then after nyo mapilapan yan, i-click nyo po ang check cash card status. After nyo ma-check, may nakalagay na valid dyan. So ibig sabihin yan, valid po yung cash card na in-encode ninyo. So next, click natin yung go to last step. After that, may lalabas na ganito. Dapat daw naka-prepare na yung picture ng loan application form at yung valid IDs ninyo bago kayo mag-proceed. Pero pag okay naman lahat, i-click nyo ang proceed. Then after that, mapupunta kayo sa pag-upload ng loan application form ninyo. So yung una po is yung front side muna. So i-click nyo po yung upload photo. So after nyo maklik yung picture ng front side ng inyong loan application form, automatic na lalabas yung kulay green dyan. Ibig sabihin po nyan, upload na yung picture na sinelect ninyo. Make sure lang talaga guys na na-fill upan nyo lahat mga information na kailangan yung Pag-IBIG. Then may perma din ng dalawang witness kahit mga kaibigan nyo or mga relatives ninyo. Then yung pinaka-importante, yung perma ng employer ninyo. Then after that, dito naman tayo sa number 2. Click natin ang upload photo. Ito naman yung backside ng application form ni Pag-IBIG. Then after nyo ma-select yung picture, automatic na lalabas yung pangalan ng picture ninyo at may kulay green na toldok dyan. And next, punta naman tayo dito sa baba. Dito sa number 3, dito tayo mag-upload ng picture ng ating valid ID. So click lang natin ang upload photo. Pagkatapos nating maka-select ng photo dyan, automatic na may lalabas na pangalan ng picture na in-upload natin, then may kulay green dyan sa gilid. And next, punta naman tayo dito sa number 4. Dito, mag-upload tayo ng selfie photo kasama yung valid ID at yung cash card natin. Pero make sure guys, dapat kita yung mukha ninyo at yung mata ninyo, yung hindi natatakpan. Then make sure din, klaro yung valid ID at yung cash card ninyo. So i-click po natin yung upload photo. Then after nyo makaselect ng picture na i-upload nyo, automatic may lalabas na pangalan ng picture dyan at may color green sa gilid. So once pag sa tingin nyo okay naman lahat, i-click nyo na po ang submit. Pagkatapos may lalabas na ganito, submit your application. Click nyo lang po ang OK. Pagkatapos may lalabas na ganito, you have successfully submitted your short-term loan application. Then magte-text lang daw sila or mag-e-email once approved or napasok na yung pera sa cash card ninyo. Then after that, may marireceive kayong text na galing kay Pag-IBIG na you have successfully submitted your loan application. Then may bibigay din silang link para matrack nyo yung status ng loan ninyo. Then para makita nyo yung status ng loan application ninyo, i-click nyo lang po ang link na tinext ni Pag-IBIG. Then after that, i-click natin ang open URL. Then after that, may makikita na naman tayong data privacy. I-click lang po natin yung I have read na box dyan. Then pagkatapos, i-click natin ang proceed. So dito makikita nyo yung status ng loan ninyo. Sa akin, na-receive na pero hindi pa na-review at hindi pa rin na-approve. So antayin nyo lang po guys,
check na lang po yan from time to time kung approved na ba yung loan application ninyo. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to, and please like, share, and subscribe to my YouTube channel, and please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga tutorial ko. So yun lang guys, thank you and goodbye!